bibigyan man si mga kabarangay. Kaya nga ito, no, usap-usapan ngayon sa social media nga, no, ito nga, paglalagay ni Mayor Isko Moreno ng itanong mo kay Yorme sa kanyang programa. Kumbaga, binibigyan pansin ng mga Pilipino, ng mga kababayan nating Manileño na magtanong sa ating mahal na Mayor. Itong programa ito, siguro inspired ito ng programa din ng ni kapatid ni Brother Eddie na itanong mo kay Sir Yano din yan. Sasagot. Bali, ito po ang pinaka nakita niya, no? Kumbaga, maraming po na-influensya nito si Brother Eddie na itanong mo kay Sir Yano. Sa kanya naman po, itanong mo kay Yorme. Bilang, siyempre, bilang alkalde ng Maynila, dito po nakikita ang pagiging tapat o handa siya sa lahat ng problema ng kakaharapin ng isang mayor sa kanyang mga nasasakupan. Dahil po, may matututunan po tayo dito bilang mayor. Handa po siyang sumagot sa lahat ng tanong ng kapwa Manileño. Magandang ehemplo sa lahat ng mayor. Sana po bilang ehemplo ng Maynila, gayahin po ito ng ibang mayor din sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa pagiging mayor ni Mayor Isko Moreno. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment niyo po sa baba. Share niyo po sa lahat ng social media platform na ating ginagamit. Maraming salamat. This interview. Ano naman ang kinalaman ng dating daan ni Brother Eli, ni Kuya Daniel, ang mga miyembro ninyo sa pagtulong sa gobyerno, ibig gobyerno naman. Why did you do that? Because you're going out of your goal. Your goal is to, you know, spread the word of God. But at the same time, you're being human. Para hindi na, no? Yung pakikisakit sa tao. And this is also, ito rin ang inaasahan ng tao sa amin mga tao sa gobyerno. Gusto mo, Brahman, yung okay lang din. Saka mayor, masabat lang kita, no? Kasi that's really part of practicing what you preach. Kasi wala namang silbi yung dadaldalin mo lang na umibig ka sa kapwa mo tao, pagkatapos hindi ka naman nagpapakita ng act of love, no? And not to, kagaya nga nun, samantalahin ko na din yung opportunity. Alam mo, lagi sinasabi sabi ni Brother Eddie, huwag ka sa amin magpasalamat. Sapat na sa amin yung nagpapasalamat ka sa Panginoon dahil utang natin yan sa Panginoon. And if we do that, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung ginagawa natin yun, ginagawa.